Hi, welcome back sa channel natin. Kung bago ka lang dito sa channel natin, baka gusto mo mag-subscribe and check mo na rin yung ibang videos. So, nag-upload ako ng content, minsan may kasama ako, tungkol mostly sa mga Middle Eastern perfumes, mga clones. Pero minsan nag-upload din tayo ng videos tungkol sa mga designers tsaka sa mga dish. So, for this video, ang topic natin is Jo Malone na Nectarin Blossom and Honey. Tsaka yung clone na Jenny Glow, Nectarin Blossom. So may previous video tayo na hinahanap ko tong bote na to bote ng wife ko. So kakakita lang kasi kaya naisip kong gawa ng video. So testing, pakita ko lang muna sa inyo kung ano yung itsura ng spray na since naka-setup naman na. Okay, kita ba yun? Yun. Okay yung mist niya, no? Pangit lang yung pagkakapindot ko kasi katanggal yung takip dahil dinedekant. So, si Jo Malone, i-spray naman natin. Mas maganda yung sprayer ni Jo Malone. So, okay. For the presentation, si Jo Malone, si Jo Malone kasi parang nagbank siya dun sa ano, minimalist na style ng bote. Maganda yung sprayer, presentable, nothing fancy, pati yung label niya, parang ang dali lang gayahin na ito. Pero dahil may pangalan na siya, tapos yun, pag sinabi mo Jo Malone, yun na yun. Kilala mo na kagad. Parang more than the scent, binibili mo talaga dun is yung pangalan ng brand. So, ito naman si Jenny Glow na Nectarin Blossom. This one is 80 ml na bote. Yung Jo Malone na meron ako, ilan ba to? 30 ml. Okay. So, si Jenny Glow, sa mga hindi nakakaalam, is a Middle Eastern brand na nag-clone, nag-gumagawa ng alternatives for Jo Malone perfumes. So, nung natuklasan ko to si Jenny Glow, sobrang na-amaze ako kasi before, wala naman masyadong alternatives for Jo Malone. Maliban na lang dun sa mga inspired by na local brands, yung ano ba una ko nakita? Sa Ian Darcy yata ako unang nakakita. So, yun. Tapos, hindi naman sa pagiging negative, pero hindi kasi ganun kaganda yung performance nung yung nabili namin sa Ian Darcy. Meron kami binili noon, hindi ko na maalala kung anong scent. Okay yung scent niya, malap. Medyo, kung magagets mo yun na same direction yung scent, pero yung performance talaga, bilis mo wala. So, para sa asawa ko yung ano, itong scent na to, kaya naghahanap ako before kasi yung for me, ang dami na yun, na Middle Eastern brands na mga clones na meron ako. So okay, so si first naming nabili si Jo Malone. So since I've been a fraghead, siguro solid na fraghead ako since 2019, doon ko makonsider yung sarili ko na nag-start na kasing magbili ng maraming pabango na nagko-collect. So, yung asawa ko ngayon, girlfriend ko pa lang dati, in-influensyaan ko siya. Tapos, hindi siya masyadong mahilig sa pabango. Tapos, binibigyan ko siya ng mga perfumes, mga designers, tsaka mga Middle Eastern. Napansin ko ang gusto niyang scent, yung hindi masyadong overpower. Parang, yung mga fresh, fruity, floral na type na hindi ganun kalakas mag-project. Yung parang satin lang yung performance. Okay sa kanya yung long-lasting pero ayaw niya ng malakas yung projection. Doon ko naisip yung Jo Malone. Although, hindi ako masyadong fan dati ng ganitong brand kasi namamahalan ako. Tapos, parang for ganitong size, tapos ganitong presyo.
parang hindi sulit. Pero nun, dinala ko siya sa isang stall ng Jo Malone. Nag-try siya. Tapos, nagustuhan niya eh. So, ako, kinonsinti ko. Sabi ko, pili ka. So, dalawa yung binili niya eh. Isang mirror and bean ba yun? Yung may tonka bean. Yung matamis. Tapos, itong nectarine blossom. Ito yung mas gusto niya. Galing ako, tinipid niya. Hindi na niya halos ginagamit. Parang ginagamit lang niya pag may mga occasion. Ano pa to? 2022? Oo, 2022. So, yun. So, going back to Jenny Glow. Na-discover ko si Jenny Glow same year din. 2020, late 2022. Hindi. Parang mga mid-2022. Kita ko siya somewhere online. May nagre-review. Tapos ang ganda ng pagkaka-review nung Ali, foreigner. Pero parang masyadong hyped. Sabi niya kasi, kung tama yung pagkaka-recall ko, 1:1 daw. So ako, hindi na kasi ako naniniwala sa ganun eh. Hype yung ganung review. Parang sa ganyang presyo, magagaya mo ng 1:1. Hindi parang wala nang papansin dun sa isang pabango. So bilang ano, blind buyer that time. So parang wala pa kasing nagdedegant neto na hindi pa siya masyadong hype, hindi pa siya masyadong patok. Bili ako ng dami kong binili. Ilan yung Jenny Glow ko ngayon? 10 na yata. Bili kagad ako noon ng 4 or 5. Tapos tinesting namin. Sabi ko, shit. Muntik na ako umagree dun sa 1:1. Hindi sila 1:1 eh. Mas refined pa rin yung scent ng OG na Jo Malone, pero sobrang lapit nung scent wise ha. Tapos ito yung kagandahan, pagdating sa performance, personal experience ko tsaka ng wife ko, mas maganda yung performance ng Jenny Glow. Mas naglalast, mas nagpo-project. Talo lang siya dun sa ano, sa mismong scent. Ano mo ba yung describe? Magigets mo siya pag in-spray mo siya sa left tsaka sa right. Tapos kinumpara mo sila. Jenny Glow, katulad ng ibang mga Middle Eastern perfumes, katulad ng ibang mga clones, initial spray maamoy may alcohol. Jo Malone hindi. Jo Malone all throughout, ma-identify mo yung scent ng notes habang tumatagal, from top note, mid hanggang dry down. Si Jenny Glow, pagdating sa top, yun nga, alcohol muna. Although hindi naman yun ganun katagal. So, parang pwede mo nang pabayaan siya eh. Parang pag nag-spray ka kasi ilang minuto lang naman, wala na yung alcohol na amoy. Tapos biglang parehong-pareho na sila ng amoy. Tapos yun nga, napansin ko, mas nagpa-project pa siya. Eh, magkano lang to? Mura lang niya kumpara sa Jo Malone. Mamaya, banggitin ko yung presyo. Ginugel ko na kasi yun eh. So, ano ba yung scent profile na ito? Sorry, may nag-comment. Scent profile, initial spray. Memorable din to eh. Kaya nung nire-spray ko kanina, na-recall ko nung time na saan nga ba kami bumili sa Trinoma? Okay, initial spray, ano, amoy garden siya. Mixture ng green tsaka ng florals na amoy garden. Parang wala naman kaming garden eh, pero ano, gets nyo naman yung amoy ng garden na may mga bulaklak tsaka may damo. Pwede ko sabihin na amoy florals na mga bulaklak tapos basang damo. Ganun yung mix. Hindi siya, walang something na tumutusok, walang sharp sa opening. Pleasant siya na mix na floral tapos konting green. Hindi siya ganun kalakas mag-project. Kilala si Jo Malone na ganun, yung subtle lang. Yung parang ngayon naamoy ko pa kasi halos kaka-spray ko lang. Medyo nalilito lang ako kung alin yung naamoy ko, si Jo Malone o si Jenny Glow.
mas maamoy mo yun sa hangin. Yun pala yung isang bentahe ng ganitong scent. Mas na-appreciate ko siya sa hangin. Pero, hindi ganun kalakas. Ayun, okay. So, top note yun, no? Amoy garden. So, pagdating sa mid, naamoy mo na yung honey. Ano yung kakumbine ng honey niya? Okay, naalala ko na. Medyo amoy, kung familiar kayo sa duhat, malapit dun yung amoy. Yung ripe na duhat, wala na kasi akong nakikita ngayon ng masyado na duhat sa kalsada. Dati kasi dun sa street namin ng bata ako, may puno ng duhat na every time na umuulan, o every time na ano siya, yung panahon niya para magbunga, ang dumi ng kalsada. Kasi ano siya, color, para siyang dark violet. Pag nahulog siya sa kalsada, nagmamansya, ganyan. Pero kinakain din namin yun dati. So, familiar ako dun sa amoy. Hindi ganun na ganun yung amoy, pero malapit dun. Tapos, i-mix mo sa honey. So, yung may, after ng, after a few minutes ng initial spray, magde-develop na siya, papunta sa mid, na parang ganun yung combination. Amoy duhat na may mixture ng honey. So, something fruity na matamis, pero yung tamis niya is hindi nakakainis. Yung tamis niya is hindi nakakasuya. Yung tamis niya, something na pleasant, na inviting, lalo kung maamoy mo sa babae. Babaeng babae yung amoy ng ganitong scent. So, tapos, papuntang dry down is something fresh. So, something powdery. So, sa madaling salita, yung general na component ng scent nito is something fresh, floral, and fruity. Tapos, powdery. Walang overpowering from initial hanggang dry down. Sobrang subtle lang niya. Very close lang sa skin eh. Pero masasabi ko, siguro pag naglakad ka, mag-iwan ka ng magandang scent trail. Meron siyang maliit na scent bubble na kapag nilapitan ka, maamoy. Very pleasant. Ako bilang lalaki, na appreciate ko yung scent niya. Kung mangingi na suggestion sa akin, babae, anong pabango, pwede ko itong suggest. Pwede ko itong recommend. Bagay sa school, bagay sa office. Very safe sa office itong scent na to. Very safe din sa pang-araw-araw dito sa weather ng Pilipinas. Parang bagay siya kahit mainit eh. Parang ini-imagine ko kung babalik ako dun sa time na nagko-commute ako, na nag-jeep, nag-LRT, nag-MRT. Pag may nakasabay ako, tapos ganito yung na babae, na ganito yung suot niyang pabango. Bango. Yung may invite ka talaga niya na, kasi pagka floral, di ba? Tapos fruity. Tapos yung fruity niya is hindi masyadong sweet. Pumapasok na yun sa kategory na fresh. So, nai-imagine ko lang naglalakad ako. Mainit eh, Pilipinas. So, elements nandyan. Sasakay ka LRT. So, yung katabi mo, ganito yung amoy. Ma-appreciate mo. So, parang ang amoy, amoy maganda. Amoy babaeng hindi outgoing, pero pleasant, tapos inviting, na parang approachable ng amoy niya. And very feminine. So, yun. Longevity-wise, si Joe Malone, swerte nga na siguro kung aabot na 6 hours to. Parang 4 hours to 6 hours. Yung wife ko, nakailang respray pagka ito yung gamit. Projection, sobrang let lang. As in, very lang sa'yo. Sobrang let na scent bubble lang. Yun. Si Joe Malone, ay si Jenny Glow, longer, more than 6 hours to. Siguro abot on 8 hours sa skin. Tsaka kasi ang mura niya eh. Ang daling mag-respray kapag si Joe Malone kasi. Kapag in-spray mo to, parang may lumalabas na dollar sign eh.
parang yun yung nakikita ko. So, nakakahinayang. Si Johnny Glow, pag in-spray mo, walang ganun. Dahil sa sobrang affordable niya. So, yun. Longevity, siguro abutan ng 8 hours. Yung projection niya is better din. Mas malaking scent bubble. Lamang lang ni Jo Malone is yung initial. Si Johnny Glow kasi merong something alcoholic. Amoy alcohol siya sa unang spray. Pero once na mag-settle, a few minutes lang naman yun, pareho na sila. Doon ko na siguro pwedeng tanggapin yung sinasabing 1:1 na sila. So, price naman si Johnny Glow. Yung 80ml bottle, magkano nga ba ito ngayon? Somewhere around 1,200 to 1,600 yata. Meron din tong smaller bottle. May 30ml bottle yata eh. Half nung price nito. So, marami nang nagbebenta nito locally. Kung nasa Middle East ka o nasa UAE ka, at hindi mo pa ito nasusubukan, subukan mo kasi amoy Jo Malone ka talaga. So, punta tayo kay Jo Malone. Ginugel ko na yung presyo nito eh. So, sabi ni Google, ang 30ml, ito is 30ml lang, no? 30ml bottle is around 3,200. 3,000 to. Yung 100ml niya is almost 8,000. Yun. 7,800. So, medyo pricey. Yun, yun lang. So, marirecommend ko bang bilhin yung Johnny Glow? Definitely. Ako, irirecommend ko talaga to. Safe ba siyang i-blind buy? Pambabae kasi, nahihirapan akong sabihin ko safe i-blind buy unless ano eh. Magsasabi, minsan lang talaga akong sasabi na blind buy worthy. Pero, yun yung mga personally na gamit ko. So, ito pambabae na scent na hindi ko ginagamit personally. Siguro, suggest ko na i-ano muna. I-test. I-test nyo muna sa sarili nyo. Available sa amin in Decant. Pero ito yata wala na ako stock. Nag-restock pa lang kami. So, kung gusto nyo yung ganitong scent profile, so, for example, na-try nyo na yung Jo Malone sa mall. Nagustuhan mo yung Nectarine Blossom. Pwede ka nag-dumiretso dito. Mura niyan, brother. Pinakamahal na nakita ko, 1.6 eh. May mas mura pa dun. Wala na ako nakikita na 1.2 ngayon halos. Pero kung makakita ka, jackpot na yun. Sakto to sa Pasko. Gusto dyan, di ka. Christmas party. Ganyan. Or for, kung ano lang, pang daily. For office, ganyan. Pwedeng-pwede to. Kung lalaki ka naman, pwede mo tayo pang regalo. Simple lang siya, pati yung box niya simple lang din eh. Hindi ko nakukunin. So, yun lang. Nakalimutan pa ba ako sabihin? Siguro next time, ilabas ko lahat ng Johnny Glow na meron ako para makita nyo kung ano-ano yung mga scents. So, ulitin ko lang, i-emphasize ko lang. Hindi sila 1:1 dahil dun sa initial smell. Sa initial, si Jo Malone is superior. Si Johnny Glow, initial spray, alcoholic. Pero a few minutes lang naman yun. After that, parehong-pareho na sila. Performance-wise, lamang si Johnny Glow. So, galing, paano nila nagawa yun dito? Siguro kayang gawin yun. Observation ko lang at saka personal analysis. Since subtle lang siya, baka kaya nilang, kumbaga, hindi na natin nanonotice yung difference kasi ang subtle lang ng amoy. Kaya, sobrang close nila. So, yun lang.
Again, kung nagustuhan niyo yung gantong video, like na lang and pa-subscribe. Meron kaming Facebook, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada, meron kaming Instagram. Kung kailangan niyo mag-test ng pabango, bibenta kami ng mga decant from 1 ml hanggang 30 ml. Glass bottle sprayers lahat yun. Gumagamit kami ng syringe to transfer yung juice sa smaller bottles. Tapos, i-promote ko na din, nagbebenta kami ng empty bottles for a cause to support yung advocacy na napili namin. Mahilig kami sa hayop. Na-inspire kami sa mga nagre-rescue, mga animal rescue groups. Kaya ngayon, ang dami na namin pusa. Walo na yung pusa namin. Tapos may isa kami aso. So, going back, yung kinikita ng empty bottles, 100% ginagamit namin for doon sa advocacy for animal welfare. So, most of the time, dinodonate namin. Minsan, pinabibili namin mismo ng pagkain. Kasi nagpapakain na rin kami ng mga strays. Kung mahilig kayo sa pabango at nandito sa shop namin yung gusto nyo, check out lang kayo sa Shopee Lazada. Kung mahilig kayo sa mga body for display, check nyo na lang din, nasa Shopee yun. Ilagay ko na lang din nga yung link dito sa baba. Oo nga, no? Ilagay ko na lang sa lahat ng videos namin. So, yun lang. Thank you ulit.